Hi! Welcome to another episode of Talk Vibes, where we can talk about relevant topics of our times. Here, we can share our views and opinions, create awareness, and inspire others. My name is Micaela Dulay, and I will be your host for today. Napabindisyonan niyo na ba ang inyong sasakyan? Ang pagpapabindisyon ng sasakyan ay isang tradisyon na ginagawa ng mga Katoliko sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kasalukuyan, ang pagpapabindisyon ng mga sasakyan ay isa pa rin sa mga mahalagang bahagi ng ating kultura at pananampalataya. Tuwing pagtapos ng misa, makikita natin dito sa blessing area na punong-puno ito ng mga sasakyan. Kaya't tinanong namin ang ilan sa ating mga kababayan kung bakit sila ay nagpapabindisyon ng kanilang mga sasakyan. Sa tingin ko, isa sa mga mensahe na kailangan nila malaman ay yung pagmamahal ng Diyos. Kasi sa pagmamahal ng Diyos, makakasigurado talaga tayo na kahit saan man tayo magpunta or kahit anumang gawin natin, ay talagang kung may pagmamahal sa Diyos, talagang magkakaroon or lagi niya tayong ilalayo sa mga kapahamakan. In the first place, kami nagpunta kami para mapabless nga yung car para mabless siya na sana in all rides and all pupuntahan at madadaanan is maging safe ang bawat isa. So yun yung aming purpose kaya nagpapabless kami ng sasakyan. Para sa akin, yung pagpapabless kasi is more on kumbaga peace of mind na you'll always be safe on all your travels and na para-guide ka ni Lord as Catholic. Actually kasi yung manawag siya ay very popular siya hindi lang within Pangasinan, all over the world. Kaya medyo last year actually pumunta ako dito. That was my first time. Tapos I was so amazed. Sabi ko uulit ako dito kasi parang iba yung talagang impact ng church na to pagdating sa mga iba tao. Lalo na kapag first time ka. Ayan, kasi nakasanayan na din in lahat ng sasakyan sa family is dito namin siya dinadala and also with that ginagawa na din naming family event or family vacation pagka dadaan kami at pupunta dito sa Manawag. Manawag is been known to be puntahan nga ng mga Catholics kasi it has been proven na nakaka-heal siya ng illness or anything. And yun nga, naging kilala na rin siya para sa blessing ng mga sasakyan. So yun. Kaya dumadayo pa talaga yung mga tao papuntang Manawag. Sa tingin ko, nasa sa tao pa rin naman kung sobrang may pananalig siya sa Diyos. Siguro sa pamamagitan ng pagbabendisyon, mas lalong malalaman natin yung pagmamahal ng Diyos na makikita natin, lalong-lalo na kapag naramdaman natin yung pag-iingat na talagang binibigay niya sa atin sa pang-araw-araw. Hindi lamang sa bahay, kundi kahit sa saang lugar. Ayun, isa kasi sa paniniwala ng Katoliko is yung pagpapabless ng sasakyan. And ako bilang driver is parang at ease ako na pag napabless na yung sasakyan, I believe na nagiging safe din yung sasakyan sa journey. Kumbaga, you believe na pag na-bless yung sasakyan mo, you will be guided by the Lord. So, I think that's one of the things na, kumbaga, yung faith mo na-strengthen na rin. Kasi naniniwala ka na He's there to guide you. Upang malaman ang opinyon at ideya ng ating mga katalkers, narito ang The Game of Words. Sa ating panibagong laro na ito, magbibigay ang host ng isang topic o paksa at magsasabi naman ng ating mga katalkers ng salita na nagpepresenta o sumisimbolo sa topic na ito. Ma'am, sir, para sa inyo, anong pinakaangkop na salita na sumisimbolo sa salitang bendisyon? Sakramento. Maging blessful po. Para sa akin, liwanag. Biyaya. Holy water. Ang pagpapabindisyon ng mga sasakyan ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya at kultura bilang mga Katoliko.
Ito ay isang uri ng pagdarasal at pagpapakita ng debosyon sa Diyos. Sa bawat pagpapabindisyon ng mga sasakyan, ang mga Katoliko ay patuloy na nagpapakumbaba at nagbibigay pugay sa Diyos at naniniwala na kanyang espiritual na proteksyon ay kasama nila sa kanilang paglalakbay. Mga Katalkers, magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Ako si Micaela Dulay at ito ang Talk Vibes Season 2.